September 2, 1896 ay naganap ang unang sigar ng Nueva Ecija kung saan tinatayang nasa halos 3,000 ang nagtungo sa noon ay tinatawag na Factoria, saksalukuyan ay San Isidro, Nueva Ecija. Ang 3,000 nagpunta ay pinangunahan ni Mariano Llanera ng Cabiao at Pantaleon Balmonte ng Gapan. Nagmarsya sila patungo sa Factoria sa saliw ng pagtugtog ng bandang mula sa Cabiao. Pagdating nila sa Factoria ay nakipaglaban sila sa mga Espanyol na naroon. Sila naman ay nagwagi sa unang araw na ito, September 2, taong 1896. Ito ay kahit na mas malakas sa mga sandatan ng mga Espanyol. Sa halos 3,000 nakiisa sa pag-aaklas ay halos 100 lamang ang may mga baril. Ang mga natitira ay gumamit ng bolo, pana at mga itak. Napatay sa labanang ito ang leader ng mga Guardia Civil sa Factoria. Sumuko ang mga sibilyang Espanyol at napakawalan ng mga naghihimagsik ang mga nakakulong na pinaghihinala ang mga miyembro o miyembro na ng katipunan. Hindi agad nakapagpadala ng karagdagang tulong sa mismong araw ng himagsikan sa Nueva Ecija na sana ipipigil sa pag-aaklas rito sapagkat halos lahat ng mga sundalo ay nakikipaglaban sa Cavite. Sa pangalawang araw, September 3, 1896 ay tinipon ng mga sibilyang Espanyol at mga Pilipinang mersenaryo upang bawiin ang nasakop ng mga naghihimagsik sa Nueva Ecija. Sa tunggaliang ito ay napatay si Pantaleon Balmonte. Dumating na rin ang mga tulong na hinihintay mula sa ibang lugar ng mga Espanyol. Kaya umatras sa labanan ng mga naghihimagsik at pumunta sa Cabiao habang naiwan sa Factoria ang mga namatay na mga naghihimagsik. Mula Cabiao ay nagtipon-tipon, nagplano at bumuo ng iba't ibang pangkat upang planuhin ang mga susunod na hakbangin ng mga naghihimagsik. Kahit na natalo ay bumawi sa mga sunod na araw ang mga naghihimagsik. Ngunit hindi na sila nagwagi sapagkat dumating na ang mga karagdagang sundalo at mas pinatibay ng mga Espanyol ang kanilang depensa. Ngunit hindi ito pumigil sa mga taga Nueva Ecija upang makiisa sa kanilang adikain na mapalayang Nueva Ecija mula sa mga pang-aabuso ng mga namumunong Espanyol.